bawat buntis na pupuntang mag-check up sa akin, bibigyan natin ng alkansya. Para sa ganun, magsimula na silang mag-ipon. Marge! Ada text ko! Ala, ada aga na! Kiji area, kinakpay ah! Ipagdasal mo na lang para na manganak ng mabuti si mama mo, hindi siya mahirapan. Ana, huwag kang mag-alala, kaming magdadala sa kanya sa ospital, ah! Ako po si Ronaline Ronquillo Borja, 14 years na naging midwife. Tatlo po ang hawak kong barangay dito sa Laldo. Ang alkansya ni nanay, bale, nagsimula po ito nung taong 2012. Ang proseso nito, bawat buntis na pupuntang mag-check up sa akin, bibigyan natin ng alkansya. Para sa ganun, magsimula na silang mag-ipon kasi kadahilanan, marami pa rin nanganganak sa bahay. Maganda naman maghanda kaysa naman wala kang pagkukunan pagdating ng araw na darating na yung araw na panganganak. So, maski konti-konti lang ihuhulog. Since bata ako, laking alkansya po ako dahil sa kahirapan ng buhay namin. Kung sa ibang barangay, ang gawa nilang alkansya ay gawa sa kawayan, dito naman sa Binag, ang alkansya namin gawa sa nyog na nahuhulog na walang laman. Ako si Maylin Isla Ursia, 15 years na akong midwife dito sa bayan ng Lalo, Cagayan. Yung mga kasama kong gumagawa ng alkansya, yung mga health workers namin, yung mga mothers, at saka yung mga farmers na nandito sa Barangay Binag. Una namin ginagawa, linilehan namin para kuminis siya. Nag-giant? Ito yung bonding time namin. Ganito ang ginagawa namin habang wala pa kaming pasyente. Wala pa kaming kine-check up ng mga bata o buntis. Ganito ang ginagawa namin. Pero nasa may gas? Check lang po na. Itong mga ibang gamit na ginagawa namin na ikinakabit o para mapaganda itong alkansya namin, kung minsan ako na lang yung gumagastos para na rin tulong ko dito para mapaganda itong alkansya namin. Ito na yung finished product ng alkansya ni nanay na gawa sa bao. Si Raymarin Sila Ag, siyam na buwang buntis at kabuanan ko ngayon.
Ngayong manganganak ako, yung asawa ko nasa Isabela. Tapos ang kasama ko dito, yung mga anak kong dalawa. Ang asawa ko nagtatrabaho sa Isabela na may sinasaka siya doon, nakikipagsaka siya sa mga kamag-anak niya. Gaano kadalas po siya nawawala po? Minsan po, 2 linggo, tapos pupunta na naman siya rito. Pag wala naman siyang trabaho, babalik doon. Wala yung asawa ko, ako ang lahat ng trabaho dito, ako ang gumagawa. At nagagawa ko naman. At napag-uusapan namin na hindi na kahit wala siya, ginagawa ko, sir. Hindi naman nahirap po o ano po ba? Hindi naman, kaya ko naman, sir, kasi talagang sanay ako sa hirap. Minsan ayaw ko talagang nawawalan ng trabaho. Minsan naghahanap ako dyan sa may bayan ng paglalaban. O kaya yung nagtitinda ng mga kakanin sa bayan para para ibigay ko yung mga kailangan ng anak ko. Pupuntahan ko muna yung labahin doon sa kabilang bahay, sayang naman, pera din yun. Labak man dinan, huwag palaba ka, sayang mad. Napialang na usara kiniti, panganak ko. I'm Sharnine Telan, 20 years old. 8 months na muntis nag-aaral. I'm 4th year, Bachelor of Secondary Education, major in MAPE. Mag-graduate ako next year. Pag pumapasok ako, lalo na pag umaga, mahirap na nga ang tumayo. Tapos pagdating naman sa damit, nahihirapan ka kasi lumalaki na. Dito sa tricycle din, masyadong masikip yung tricycle. Lalo pag binupuno, naiipit yung tiyan. Nasa ako ang Parsnis, Bachelor of Secondary Education, major in math. Graduating na rin ba? Graduating din siya next year. Kamusta? Okay lang. Pasok pa pa? Wala ka lang klase? Meron pa. Sa 2 taon namin pagsasama is nung mag-boyfriend-girlfriend. Madalas lumalabas kami, pumunta kami ng sa apari. Alam namin na hindi yung mangyayari. Hindi namin inasahan. So, nung nalaman na namin, kinonvince ko na agad yung magulang ko na pakasal kami kasi sa school kasi namin, hindi kasi allow yung mag-asawa na hindi pa kasal ay saka yung buntis na hindi na ikasal. May 9. Okay. Yun na po yung araw na sinet namin para sa kasal namin to. Hmm.
mapupuno din natin to. Kaya ko din na yung pag-aaral ko para naman pag nakatapos na, ibigay ko na yung tamang pangangailangan ng kanya. Mapapag-aral ko na din siya. Tapos mabibigyan na din siya ng mabuting kalusugan. Ate, pag naglalaba kayo, paano po yan? May sumasakit po ba sa katawan niyo? Meron, sir, pero hindi ko na iniindiaan kasi pera naman to. Saan pong parte ng katawan ang masakit? Dito po sa may tiyan ko, sir. Kasi kabuanan ko nga ngayon. Laba pa rin, sir, kasi sayang din to. Pangdagdag din sa panganganak. Kahit masakit yung tiyan ko, iniinda ko para may makita akong pera pang gastos sa mga anak ko. Pandagdag din to sa panganganak ko. Para magbigay ng bamboo bank para sa mga buntis. Bale, tatlong team yung mangyayari po. Yung zone 1, maiwan na po yung isang team dito, sir. Dito po kami maiwan nila, Ma'am Mylene. Sila, Ma'am Let, doon na sa zone 3. And yung kina Ma'am Mirna doon po sa zone 2. Tapos, ilagay ko dito. Good, ha? Marami daw ito sa zone. Pag sa barangay, sir, mag-ano lang, isang midwife. Gaya ko, tatlong barangay ang hawak ko, ako lang yung pupunta yun. Ngayon lang nagkaroon ng team dahil mass immunization. Pero yung talagang pag regular check-up, ako lang po yung pumupunta. Thank you. Next na siya. Yeah. 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 Namiiyak ka? Ading Lorraine, ilang ba na pagbubuntis mo? 6 months mo. Ayun, magbibigay ako ng alkansya para sa ganon, pag-iipunan mo yung paghahanda pa ng panganganak mo kay baby. Pag-ipunan ko para pag wala nang makuhanan, doon na, bibiyakin na lang po pag emergency talaga. Proseso po niyan, pagka bagong check-up ng isang nanay, kunwari darating sa akin yung check-up ng isang nanay, so ibinibigay ko na sa kanya yan, inuuwi. So sabi ko, mami, kailangan mas maganda na yung pagbabudget nyo ngayon. Maglalaan kayo tuwing magre-remit si Mr. ng kita sa trabaho, kailangan maghulog at maghulog kayo para makapaghanda para sa panganganak. Sino ang salat ang mga kasi tapos din mo kaming alat ka na eh. Ating ikakaitipang ito bungam, tapos na makaunog pa iti kasapulan ito yung aganak ka. Ha? Wen? Wen man ko na. Duen. Kunem detoy, ha? Kasada, mausar mo ito no, aganak ka. Bawat ka agad yung timbalay, ha? Sa hospital ka, mga anak. Wen? Proud ako, lalo na pag yung baby na kapapanganak, na inalagaan ko yung mami niya. Paano naman po sinasabi niyo sa mga nagagalaw yung pera dahil
sa panggasto sa araw-araw. Meron na akong naging kaso niyan. Ma'am, pasensya na. Musta na yung alkansya mo, nanay? Sabi kong ganyan. Ay, ma'am, pasensya na. Wala na talaga kaming pinagkukunan ng pambili ng bigas. Biniyak na namin ng asawa. Gagawa na lang uli ng ibang alkansya. Kukuha na lang kami ng ibang alkansya para mag-ipon uli. Ganun ang sinasabi, sir. Meron kami talagang kasong ganun. Unang alkansya ko, binuksan ko kasi dahil sa kahirapan. Ginamit ko po sa anak ko yung una kasi taghirap nga. Wala akong makuhanan ng pambili ng mga baon nila. Kaya binuksan ko. Yung naipon ko nung una, nakaabot naman siya ng mga kulang-kulang na 500. Tapos nag-ipon ulit ako para naman dito sa panganganak ko, para kahit papano, may matutulungan ako nito ngayon. One time, wala akong nahilo, tas nahimatay. Yun siguro yung pinakamasailan. Mahirap talaga magbuntis. Hindi na namin siya binibigyan ng medyo mabigat na gawain kasi nga sa kanyang kalagayan. And then sometimes, siguro dahil sa kanyang kalagayan, hindi rin siya maaring nakakapasok sa kanyang mga klase ng maaga-aga or whatever. Kasi nga dahil sa kanyang kalagayan, nanaintindihan din namin because ganyan nga ang kanyang sitwasyon. Sa bahay is kung may natitirang coins, nilalagay ko sa alkansya. Pero pag wala, wala. Pero pinipilit mo ba talaga na makapaglagay? Oo, pinipilit ko talaga. Yung pangustuhan ko talaga mapuno. Pero minsan, wala. Bitin talaga. Hanap pa rin ako nung pwedeng na-extrahan, kahit ano man yan. Basta mahabol ko lang yung panganak niya or pati sa tuition fee namin pag sakaling sumabay. Ito yung ginagawa ko pag bakante ko. Ito yung extra pinakakitaan ko rin. Ginagawa kong kulungan ng manok. Minsan may nagbibigay ng 200. Minsan lang po ito. Mides! Ada text ko! Ala, ada aga na! Kiji area, kinakpay ah! Oh, edi, tatlo man. Kaya naisipan ko na bumili ng motor para anytime, lalo na ako 24 hours akong on call, lalo na sa barangay ko, kailangan motorin ko talaga yon. Yung ano ko na lang, kampante ko na maiapabot ko yung serbisyo ko sa kanila, ayos na sa akin yun, masaya na ako.
iban yung gaanong... Masakit pa. Hambat pa ilang ulo yung ma'am. Ah. Pasok kayo, sir. Nakaprepare ka na? Oo. Yung mga gamit mo, okay na? Yung mga gamit mo, yung mga sinabi ko na dalhin mo. Sige na, higa ka nga. Tignan ko. Wala pang lumalabas sa'yo? Nagpalit ako, ma'am, kanina. Nagpalit ka? Bakit? Sana hinintay mo ako. La, diretso lang. May maano ka na o may konting manos ka na. Diba, sabi ko sa'yo, pag may ganyan, pag nagpapahinga ka, elevate mo lang yung pamit. Alam mo naman, diba, sinabi ko naman sa'yo noon na bawal mga anak sa bahay. 130-80 ang BP mo. Pero okay lang, normal lang naman siya. Eto, hindi masakit. Pag na, ang nakapadukon nga permi. Nakapwesto na siya, kailangan na dalhin na kita sa ospital. Kung stocksoid ka naman, DT4 mo na. Yung ano ni Rema, malapit na siyang manganak, open na yung cervix niya, nagle-labor na siya. Pagkagaling ko ng school, pagkabihis, dito na po ako nagpapahinga sa duyan. Kasi pagod na pagod po. Tapos sa duyan ko gusto magpahinga kasi nakakalangan po ako ng fresh air na hindi nagagaling sa electric fan. Tapos parang dito kasi sa duyan, mas komportable ako. Since may pasok naman yung asawa ko ngayon at ako wala, so si Papa na lang yung kasama ko kasi masyado marami yung center, nakakatamad maglakad, tapos hindi ko na din kayang maglakad ng malayo. Nakapasyal ka uli. Musta na? I-ano natin yung BP mo. Hindi ko pa tinerecap yung BP mo. Sige na natin. Bumigat na kaya? Bumigat na kaya ni baby. Okay, 100 over 80 naman ang BP mo. Okay naman natin. Okay naman. Katamtaman lang. Sige, tayo natin. 55. Ala, bumigat na siya. So, 60 na. Tignan natin, 60 na. Unang nalaman nila, nagalit sila. Parang tudamak talaga. Galit. Hindi naman na maibabawi. Nandun na. Tinanong ko siya, bakit nagsusuka ka? Sabi ko sa kanya wala, hindi niya sinabi kaagad. Buntis ka ano? Sabi niya sa kanya. Oo, mama ka. Magtatatlong buwan na tong ano ko, dinadala ko, sabi niya, ma'am. Pasensya na, ma, pa, sabi niya sa amin, ma. Sorry, nabuntis ako ng ano, nung kasintahan ko, sabi niya. Siya lang ang inaasahan namin kasi pangalawa siya na, ano, siya lang ang makakatulong sa amin sana, eh. Nag-aasawa na siya. Maaga akong nag-asawa, 16 ako ng mga anak ako, ng unang panganak ko. Nahirapan ako kasi bata pa ako noon.
Kaya si Charlene, nag-aala ako sa kanya. Kasi bata pa siya eh. Alam ko naman na mahirap manganak dahil mahirap ang buhay ngayon. Lalo na sa gastos. Wala kaming nailaan na ano gastos niya sa panganganak, ma'am. Sinasabi, wag daw, maaanin lang daw muna baka akong mabuntis ng maaga kasi mahirap daw yung buhay may asawa lalo na pag hindi pinaghandaan. Sinasabi po ni mama na sana hindi ako matulad sa kanya. Taon-taon, meron kaming 700 to 800 na mga buntis dito sa buong municipality ng Lalo. At the same time, nagkakandak kami ng mga responsible parenting movement classes in all the barangays. So, kasama ang family planning sa discussion doon sa mga lectures na to. Ito nga na. 750, sir. Tapos ilang buwan niya po yung inipon po? Tatlo, sir. Tatlo. Tatlong buwan. Magkano ba ate kapag kailangan para sa pagpapanganak? Nang normal is 1,000. Pag yung cesarean naman is 15,000, sir. Paano po yan? 750 po ipon niyo tapos 1,000 po? May kulang pa po? May kulang pa, sir. Dadagdagan ko na lang pag ano, sir, mangungutang. Anong nagkakuha, anak? Sa ospital, ang tanong alalis yung nakakakuha, ah. Anak. Kitahan yung mga baybayin ta magbagyo ang sakdo kay ti digos yo. Mang kay ti kwa ti bigat, ha? Mingkit kwa ti tahan kay magap apakin ading mun, ah. Ta alalis tunak lang makaanak ket nakaawid akmat lang sigida. Tapno hadda man ti kwa yo. Lalo king kasayra. Mga anak ko, sir. Ngayon ko lang kasi sila maiuman. Nag-uumpisa na siyang mag-labor, kaya admitin na namin siya para mabigyan na siya ng pampahilab kasi wala na rin yung kanyang, kumutok na rin yung kanyang bag of water para mag-active labor na siya, para mapabilis yung paglabas ng bata. First, pagbubuntis ko talaga ang hirap. Nagkaroon ako ng kaso, ectopic pregnancy ako. So, noon pa lang, kasi 1.5, naoperahan na ako. Talagang walang paghahanda yun talaga kasi
eh wala pa naman ako trabaho noon. Sumakit ang tiyan ko, sir. Halos mamamatay-matay na talaga sa sakit. Ang akala ko sakit lang talaga ng tiyan. Wala kaming pera pa kasi April kami kinasal ng asawa ko, tapos May ako nakunan. So talagang walang-wala pa kaming pera. Natatakot kami, baka may ano kasi sa amin, pamilya na nadisgrasya sa panganganak. Nagkasakit siya, hindi sila ipinadoktor yung biyenan niya. Yun, namatay yung anak at saka yung apo namin. Dalawa silang napantay. Yung nangyari kasi sa pamangkin ko is bago siya nanganak, nagkakasakit na daw siya. Then nang nanganak na siya, siguro hindi niya nakayanan. Then siya yung unang namatay, then namatay din yung baby niya. So ngayon parang may takot din ako, baka ganun, magaya din ako. Ganun. Kasi nga sabi nga nila, yung pag nanganak ka daw, yung isang paa mahaliwing sa lupa. Hindi mo alam kung sino yung mabubuhay sa inyo. Nape-pressure ako na malapit na yung finals, magkakasabay ng martikula at sa kapanganak ng anak ng asawa ko. So doon na siguro ako mape-pressure, mapipilit siguro na maghanap ng pangtrabaho o pagkakakitaan. Ito bang ginawa mong tulungan naman? Bye-bye to. Hi, kuya. Tingin mo ba handa ka na na maging apa? Sa tingin ko handa na po ako magtrabaho kasi may marami na rin po akong nalalamang trabaho. Tago mo muna. Saka kanina dun... Allowance naman. Idagdag na sa allowance. Tapos kanina may sobra akong baon. Oh. Siguro ngayon muna magdedepende muna kami sa mga magulang naming dalawa. Kasi wala pa kaming trabaho. Since pangatlo naman na niya na baby ito, so mabilis na lang yung kanyang paglabor. Normal naman, wala namang naging problema. And it's a baby boy. Healthy naman sila pareho. Mahirap talaga. Madali kong nilabas. Masarap sa pakiramdam at hindi ako gaanong natagalang mag-labor. Sabi ko, Lord, salamat kasi hindi mo ako binigo na kahit papano. Mahirap ako sa kalagayan ko. At least yung hirap ko, may gamot naman at lumabas agad yung anak ko. Masayang-masaya ako kasi gustong-gusto ko rin magkaroon ng anak na lalaki. At binigyan naman ako ni Lord na talagang lalaki. Alam mo po ba atin ang mister na nanganak kayo ngayon? Hindi pa, sir. Bukas pa siguro niya malalaman pag tumawag ako dun sa kapitbahay namin doon. Natutuwa ako kasi nga, kumbaga nakita ko yung kung ano din yung sakripisyo ko sa pag-aalaga sa mami niya at pati na rin sa kanya yung pagsubaybay ko. Nakita ko na lumabas siya, na wala naman siyang sakit o komplikasyon. Kung gaano yung makikita kong saya nila, parang ganun na rin na masayang-masaya ako dahil naiisip ko yung nangyari sa akin, tapos naiisip ko din yung sa pamilya ko. Lahat ng magbubuntis ay magiging maganda yung kalabasan ni baby na normal silang dalawang mag-ina po. Ang plano namin sa pamilya ay magbubukod kami pagkatapos ng pag-aaral namin at pag nakahanap na kami ng trabaho, hindi na kami aasa sa mga magulang namin. Inspirasyon ko po kasi sila, silang dalawa na lang po ang buhay ko.
sila na lang ang pinagkukunan ko ng lakas kahit sobrang pagod ko. Ang tansya ko is mga 500 to 600 na po. Sa tingin ko, sa naipon namin, hindi pa yung sapat para sa pangangailangan niya. Mahalaga talaga sa akin yung una kong pagbubuntis kasi ayoko naman maranasan yung ibang naranasan ng mga buntis na namatay yung baby nila. Ang pera lang namin yung inipon ko sa Coco Bank, 750, sir. Sabi no, ni ma'am naman, iiwan na lang daw yung anak ko kung wala akong pambayad. Sabi ko, di bali na ma'am, maghingi-hingi na lang ako ba, para may pambayad kaysa naman ibigay ko yung anak ko. Pero gagawa ko ng paraan, sir, para kahit paano, babayaran ko kung magkano man yung babayaran namin dito.